dalawang magkapatid, si Abel, ay, ano, Abel at Cain. Dahil yung naghandog sa ng tupa sa Diyos, mas pinagpala, nagselos si Abel. Cain. Ay, nagselos si Cain. Pinatay niya si Cain, tapos dumating ang Diyos. Si Abel ang pinatay. Ah, oo nga pala, pinatay niya si Abel. Bumaba ang Diyos kay Cain. Sinita niya, di ba? Asan yung kapatid mo? Ano sagot ni Cain? Bakit? Ako ba ginawa mo? Tagabatay sa kanya. Ang ganon. Wala kang pakialam sa kapatid mo. Bumabatay. Parang ganon. Kaya napatay na sino man, di mo binantayan. Lumayas ka. So, lahat ng hindi gumagawa ng pagmamalasakit sa kanyang kapatid at selos siya sa kanyang kapatid, palalayasin ng Diyos. Alright, yan mga pinag-aaral natin na napakalaga sa ating buhay. So, sana huwag natin makalimutan na dahil marami na akong hihandog sa Diyos na banal. O sino? Hindi ba kayo? Baka naman nagmamanal-manal pa kayo. Baka naman nagmamanal-manalan. Ano ang uri ng tao na nagmamanal-manalan? Nasa Marcos 7, di ba? Nilisan niya yung kanya natutuhan at magsalita siya ng salit-salit sabi na ugali ng tao parang anong tawag doon? Maritis. Basahin natin. Marcos Kapitulo 7, talatang 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos sa inyong pinahawakan, ang salit-saling sabi ng mga tao. So, yung salit-saling sabi, yung mga kaugali na tao, siya namana mo. Alright. Hindi yung kaugalian na mga banal. So, napakaganda yung mga aral na yan. Kaya nga tayo nag-aral eh. Impukin sa ating puso. Itali sa daliri. Sabi ni Hari Solomon. Ay wala lang katali sa daliri. Kaya nung dumating yung tukso, nakalimutan niya na wala nang katali sa daliri niya. Ano ibig sabihin? Walang nakatali sa utak niya. Hindi niya maalala. Ayun na naman. Makagawa na naman siya ng pagsalangsang. O, nabasa nyo kanina, binasa Levitico 26, parusa sa pagsuway. Nandun na. Ngayon, yung napaparusahan, nagreklamo. Huwag kayong magreklamo, na nakalagay sa Biblia. Ang lahat kong iniibig, aking sinasaway at binabatukan. So, ayaw niya pasaway. Ay, dinumayos na, ganun lang yun. O, ayaw niya pasaway. Baka, magaling niya yung mga panahon ni Moses. Ano sabi yung mga panahon ni Moses sa mga tao? Mabuti pa, Moses. Doon na kami sa Hinto, kesa rito. Puro hagupit na amutan namin dito, Moses. Mabuti na sa Hinto. Hindi kami nahagupit. O, parang gano'n. Hindi kami nagugutom. Bakit? At pwede sila magnakaw eh. Pwede sila magdaya. So, lahat ng hiniling ng voices naman, ipinagkaloob eh. Hawa, nagreklamo mga tao na binigyan mo sa akin. Ano reklamo nila? Mabuti pa raw sila doon sa ito. Sagana ang buhay nila. Eh ngayon nandito sila, ginugutom po sila. O, sige po si. Bibigyan ko sila ng mana. Kaya lang, huwag magtatago, ha. Basta yung kainin mo, araw-araw, yan lang kainin mo. Ah, hindi, yung iba, nandaya, nagtira. Tuloy yung tindi nila, napanis. Ano yung napanis? Nauwi sa walang kabuluhan. Bakit? Ay, pinag-inom niya mo ng araw-araw, eh. At saka pinagtungit. Pinagsabog. Ano pa? Pinaglakwatsa.
Yun, kaya napanis. Yan ang ibig sabihin yun. Nawalang kabuluhan. Hindi abot-abot. Nakagaya na sinabi, pagpapala sa pagsunod. Nagsweldo ko ngayon, abuti na sa linggo. Mayroon pa. Sweldo ko naman, abuti naman sa linggo. Mayroon pa. Kung mabisyo ka naman, bilin mo yun. Wala na, naubot na sweldo. Kasabihan yun, sabi ni Mira, one day millionaire, 29 days broke. So, lahat ng araw na yan ay dapat maalala natin na huwag natin aksaya yung ibibigay ng Diyos na biyaya para magkasya. Dahil hindi naman natin miniling na pagkain sa isang taon eh. Pagkain sa araw-araw. So, ngayon naman, kung binyan na tayo ng kasagadaan, eh di lalo maganda. Makapagtayo ka na ng mansyon na bahay, may aircon pa. Mayroon ka pang jeep na aircon, pati kotse aircon. Oh, yung iba hindi kontento. Alright, so lahat ng mga dito, natutuhan natin, sana bulay-bulay niyo araw at gabi. Para sa ganun, magamit natin ang mga bagay na ibibigay ng Diyos sa wasto. Dahil sabi ni Pablo, huwag niyo tatanggapin ang biyaya ng Diyos sa walang kamuluhan. Alright. Mayroon ako sasabihin sana eh, pero baka magdamdam na naman. Ayun na naman. Ako na naman. Ako na lang lagi. So, para hindi maulit-ulit yung saway, magtanda na tayo. Amen? Oh, sige. Masalamat na kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood.